Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales Vlog. So for today's video, nandito tayo ngayon kila Kuya Alex and Ate Marivic. So, dinalaw ko ulit yung pinababahayan po namin ni Tito. Ang aming pong collaboration namin ni Tito. Ayan si Tito, nasa likod natin, tsaka si Lolo. And kung makikita nyo sa likod natin, yan yung bahay na pinapagawa natin. And, ayan. Sa matagal na araw na hindi ako nakapunta dito, so pagbalik ko, grabe, yan na talaga siya, as in. So, ayan, gusto ko lang pong pasalamatan po pala yung nag-sponsor ng 10K para po sa pabahay dito. Sa Trosa family po, maraming salamat po sa inyo pong paabot na biyaya para kay Kuya Alex and kay Ate Marivic. Maraming salamat po. And ayan, samahan niyo po akong dalawin ito at tingnan kung ano na po yung mga pagbabago at kung ano po yung mga naidagdag na. So, tara. Ayan, mga kasama natin si Titay. Titay Vlogs. Ayan. Hi, Titay. Si Kuya Rene. Si Provinciano 2.0. Yes, ayun, si Daddy Donut, tsaka si Pading Raisan Vlog, nasa likod. Daddy Donut TV, and si Papa, Pading Raisan Vlogs. Tama ba? Ayan si Papa. Ayan naman si Lolo, Amporman. Ayan, si Tata Dennis. Grabe naman, ang laki ng pagbabago ha. Dami ng ano ha, naidagdag. Kamusta lo dito? Okay lang kami. Kahit paano ay may nagagawa tapos sa ano, nagtatawanan lang. Ang walang hirap. Tatlo lang gumagawa pero ang bilis. 10 days pa lang. 10 days pa lang daw pero grabe. Nung nakaraan na pagpunta ko dito, pang 7 days yun. Tapos ngayon, 10 days na po. 10 days na po siya, pero okay, ano, mabilis lang. Actually, yung 10 days, hindi naman siya dire-diretso, paputol-putol siya. Pagka may budget na nagagawa. Oo nga po, paputol-putol. Hindi pa nga po nakakasahod sila. Sahod na yan. Sahod na yan. Malapit man alo. Bukas? Bukas. Bukas po ang sahod nila kasi Sabado naman po bukas. Ngayon po ay Friday, so buti na lang, up-up day lang kami. Kaya nakadalaw tayo dito sa ating napabahayan, kasama si Tito. Silipin natin po sa loob kung ano na pong itsura sa loob. Dito, lalagyan pa dito ang hagdan, no? Hindi, mababa ko nila. Gagampingan niya. Gagampingan lang? Gagampingan, gagawin siya ng balkon. Nasintada yan. Okay. So, ayan na po siya. Ganito po kahalawak ang loob. Ito, ano ng kwarto? Dalawa. Okay. So, kwarto yan. Dalawang kwarto yan. Asan po sila, Ate Marivic? Ay, may sakit. May sakit. Ay, grabe. Sakta pagpunta ko. Pwede ko pong kamasahin? Kasi nung birthday mo nag-birthday. Kailan po ang birthday mo? Ate Marivic. Kahapon? Hala, asan po? Ayan, birthday po pala ni Ate Marivic. Nung isang kahapon daw, sabi ni Lolo. Di ko alam kung kailan, pero pagkatapos na po ng birthday, ay nagkasakit si Ate Marivic. So, puntahan po natin, dadalawa natin. Sakto, pagpunta natin is, ayan. So, tara. Kamusta natin si Marivic? Tao po. Ay! Ate Marivic! Kamusta po kayo? Kamusta po? Nilalagnat ka po? Birthday niyo po pala ng isang araw? Oo. Happy birthday. Ay, belated happy birthday po. Kagabi naman. Nanginig ako.
Nanay siya nga po pala, ano, na may nag-sponsor po sa inyo ng 10K para po din sa kabahay niya. Sa family. Salamat po sa Trosa Family sa pag-sponsor niyo po sa bahay niyo. Salamat po. Thank you so much po. Kamusta naman po ang kalagayan niyo ngayon? Ako nilalamig nga ako. Hindi nga ako malabas kanina pa nagluto lang ako. Baka po nagalawan kayo? Alawan po. Or ano, over fatigue dahil po sa... Siguro. Pag ako, kasi kahapon may lagnat na ako. Naglaba pa ako. Grabe naman po. Kahit may lagnat po kayo, naglalaba pa rin. Pag nanay kasi, kanina. Para na naman. Kanina nilutuan ko lang. Parang natulog ako. Parang ikaw po yung mama ko tapos yung tita ko. Kahit may sakit ay todo pa rin ang ano, gawa. Pag nanay na, parang. Kaya sa makagabi nga talaga ay naninigas nga ang pangat mo. Sayo kay Agong. Pumunta ka nga doon kay ate at hindi natigil ang panginginig. Bakas talaga nung lagnat ko. Sabi ko kung nagpahilat na po kayo. Ito nga, ano, busy pa naman. Hindi man ako makapagano. Hindi ako sa loob. Sabi na, gumanda sila rin siya. Nilaramig nga ako. Sabi ko, ayokong lumabas. Ay, sorry. Kaya nga po, nagpunta lang po ako dito eh. Tapos, kamusta naman po yung ano, na, kamusta naman po yung pang-araw-araw niyo po dito? Eh, makakaraos naman. Sa pang-araw-araw, grabe talaga ang ano ko yun. Pinapaawis ako. Nag-inom ako kanina nung Rixidol, sa kay ate, binilan ako. Parang ano, ang ano ng puso ko, garudes ako, iyang. Na, ay, sure. Na ano pala. Ano tubig? Tulog na. Ano pong, pa si, may lagda to sa ate, ano pong gamot nga? Na, ano? Mabilis lang pati mo. Rixidol? Ang Rixidol? Yung ano, yung Dulcila. Binilan mo, pas relax. Tapos binilan ko na ate ng Rixidol. Bilis na yan. Nag-chill nga ako kagabi, 30 minutes. Kaya sabi ko, ang sasakit ng katawan ko. Pagkaramdam mo lang. Grabe. Pag-aga, mayroon ka tubig. Na maligang gamot. Araw-araw pa yan. Ang lakas-lakas. Baka naaraw ka din kayo pa? No, katawan ko. Nawawara ko lang. Para tubig lang ako. Nag-inom na po kayo ng gamot ngayon? Nainom pa lang ako. Mamaya pa ako mga 5 minutes. Sabi na ako, magluwas na. Kakamustahin ko lang po yung bahay. Ang dami na po palang ano, pagbabago. Nagbabago na yung ano, nagtaraas na po baga. Mabilis man lang ang gawa nila. Kaya nga po, pang 10 days pa lang pero grabe na po. Tingnan nyo. Ang dali-dali na. Higit na tiyos na lang. Maalam na tayo niyan, tapos na yan. Kaya salamat po sa Trosa Family and sa lahat po ng nagbibigay po ng tulong para ka... Para kay La Ate Marivic po, maraming salamat po. Wala akong nagmamadali eh. Nanay, may bibigyan ako sa'yo. Tanggapin niyo po itong gift ko para po sa inyo. Ay, salamat. Gift ko po yan. Hindi ko po alam na birthday niyo po lang yung isang araw. Saan po nakapunta si ako? Si Sherwin. Oh. Nag-shot nga yun, sabi ni... Ano, hindi ko po alam. Wala po sa ano. May ano ka, may handa ka, ano... Nagpabili mo si Basal din ng 2 kilong pansit. Pagdating nila, nagbili na rin ng 2 kilong pansit. Nandiyan pa yung ano, hindi ko man maluto. At sabi ko, ay, kanina nga, nagpilit lang ako magluto kahit nilalagnat ako. At wala mang pagkang magawa. Kaya nga po. Mabata man, di umalakas. May pasok. May pasok. Si Tuto nga, kanina sabi ko, magayak-gayak ka. Ay, papa niya mag-absent. Ano yung nilalabas pala si Yero yun? Ang Yero po, baga manipis naman. Nakaturo din yan. Nabilis man ang masira. Bakong araw pa itong panahon na ang yero. Humurahin lang po yata ay. Manipis man ang baga ngayon. Manipis. Gawa ng mga recycle, baga ang mga ano na ngayon. Hindi tulad talaga ng mga sinauna. Na matitigas ang mga ano. Gamit. Salamat, Beha. Ayun, wala ka naman po. Birthday ka na pati. Kailan po ang birthday niyo? Noong 3. Ah, April 3. Oh, 43. Sabi ko pa naman, nag-propose pa naman ako mag, ano, malayo sa karamdaman. Kung kailan ako nag-post na ako, kahit naghihirap, huwag lang magkasakit, may sakit ako. Sabi ko, ay, sige nga, tawa namin nila. Ano dyan nila, Tito? Sabi daw po ni Lolo, ay, pagkatapos nyo daw po mag-birthday, pagka umaga, nagkalagnat daw po kayo. Siya nga po. Ang baba nga ay grabe. Nag-chill nga ako gabi mga 30 minutes. Ang lakas. Ay natatakot na rin ako. Sayo, ayaw ko pang mamatay. Grabe naman po yan. Ay, maghanap ko doon. Grabe naman po yung ang advance nyo naman po mag-isip. Ano, nung pang mga panghaplos sa mainit. Opo. Ang ginawa niya, nagkuhal baga nung
buti-buti nung sa gamot. Nilagyan ng mainit. Pinagaganyan sa katawan ko. Sabi ko, magpapasuon mo man ako. Pag-umulo, nilagsabuti. Pinag-arupin sa ko. Kasi para bulong maman, pinapasok mo ako. Masakit yun. Buti pa naman. Mainit nga. Parang mahalit yung pabaka lamig. Opo. Parang lamig sa katawan. At siyempre, pag nanay ka, kahit talaga may sakit ka ay... Pag birthday naman po, baga malapit sa ganyan. Sa aksidente, sa sakit. Malapit po baga yan kapag malapit na mag-birthday. Ilan taon na po kayo? 43 na. 43, pero diyan na ta. 7 years old na lang. 50 na ako. Pag pinagambilang ko, yan loko. Hindi naman po halata. Niloloko ko nga si Janjan. Sabi ko, Janjan, mga high school ka baka. Senior citizen na ako. Kasi ganyang adjust. Sabi niya po. Pinagambilo ko. Ang bilis lang ng taon nun. Kaya nga po. Ganyan na ako sa'yo. Kasi ngayon, parang kami na matanda. Kaya nga po eh. Dati pa, ano-ano ka lang. Parang ganun. Pakawat-kawat. Pakawat-kawat. May pakialam. Iyon nga ni po. May pakialam po. Maano kayo. O, hindi nga ako nakakapag. Ano? Karalat po. Ay, si Kuya Alex po. Kailan po ang birthday niya? Ay, February pa kayan. Sunodan niya sa kasi papa mo. February ay, siya 9 siya. February 9? Oo, oh, February 9 yan. Wala, hindi ko mo alam. Hindi ako nag-alam. Diba ilan taon na po siya? 42, panganay akong 1 year. Hindi ba si Papa mo na February 8? Siya naman 9. February. Ay, parang ka-birthday ng anak ni Tito mo. Anak si Papa, ay iyo po, birthday, ka-birthday nga po. Si Papa nasa 40, nasa 40, 40, nasa 40 na po yun si Papa. Panganay nga daw siya kay Papa. Pero hindi po halata sa inyo na... 43 na kayo, nasa bak, nasa 30, ganyan. Matanda pag na, masabi nga si Tutu, matanda ka man na baga mo. Ganun talaga, nai-stress sa daming gawa. Pagising mo, magising ka, mga 4:30, kahit baka katamad. Kaya nga po, ganun talaga pag nanay. Ganun lahat ng responsibility. Sana all nga po eh. Sana all nga po pag baen, may nagising na nanay, tapos aasikasuhin. Ganyan lahat. Paano yung magigising? Pero naman kami man hindi. Pero ngayon ang mga bata, mga pabebe bagaan. Mga pabebe na ngayon. Hindi, tulad noong panahon. Opo. Hindi, ano. Noon, ako. Sarilihan noon eh. Ako nang nagagawa. Kaya nga po. Hindi, mga pabebe. Nasa runod man. Kaso feeling nila pag nagawa na ng isa. Pagod na. Ang dami nang nagawa. Mag-absent ka naman. Hindi talaga yung na-absent tayo, naiyak yun. Ah, parang ako. Naiyak yun. Hindi siya na-absent. Ganun po ako kahit, pag ano. Diba, ang layo dito. Kahit opo. Parang nagbabagyo-bagyo na. Mapasok pa rin po? Mapasok talaga. Nalakad. Prosigido pa ano. Bilang yung absent niya, isa't kalahating araw. Pinaalam ko siya kay ma'am niya at mga Christmas party ng half day. Tapos yung isang araw, hindi ko alam na may pasok. Sabi ko, parang wala daw pasok. Parang kami lang po nung ano. Sarili daw ako. May pasok man doon na iya kasi yun ay. Sabi ko, isang... Ano pong ano niya? Ano pong dream niya pag ano? Marami. Yung dream, maraming kung ano-ano. Gusto daw niya mag-architect. Sabi ko sa kanya. Architect? Mag-engineer. Sabi ko, basta kasi sa ano, kung anong kaya mo, basta makapagtapos ka. Magaling po siya mag-drawing? O, maano siya sa math. Kasi sa math with honors sa ano, nung grade 1 yun. Ay, wow. Dalawa lang sila with honors. Pareho para kami ng gusto. Tapos ngayon, dalawa rin lang sila kaya ayaw na ma-absent. Kahit ang layo, minsan naawa ako dyan. At pag maulan, maputik, syempre lakad lang, wala akong maraming service. Opo. Doble ang short niya, may baon niya ng short. Malayo-layo pa po ba dito yung school? Malayo, diba doon yung dinadaanan to. Pag nagdaan pa din sa Alawihaw, may irrigation. Bago dumating ng Lazaro High School. Ah. Kaya yun, laging... Diyan lang po pa sa kahabaan? Diyan lang. Laging may dala yun ng short at damit. Pag nagpalit yun ng short, nagkulit ka, no? Nagpalit yung short. Nagparadadahagan. So, nire-reserve ako lagi siya ng short, bagat, damit at bata. Dati lagi ako nasa school, kaya ang sabi ko, para masanay ko naman. Kaso kahapon nga. Para maging independent man. Pag mga ano, pabebe.
Punta doon at pinagang suntok daw nung klase. Kinukuhaan natin sa kayaan mo. Bibilan ng kitang lapis. Kinukuhaan po siya ng lapis. Parang mga aki, mandiga makukulit. Okay, normal na yan. Opo. Maray man ito mabuot si Janjan. Day nangangadod din. Ay, ano yan? Nagkulit yan ka ito. Ay, iyo po. Di man siya ang nakahulog ng display ni mam niya. Pero dinala ko, hindi ko talaga pinuntahan sa school. Nakiusap yan kay papa niya. Mabuti ma ano yung ano ni papa mo. Yung pagkagaling sa inyo, pagkagawa, nagpunta siyang alas 12. Sabi ni Bimbim, maiyak na mama si Janjan kung hindi nagdating si papa at papandayin daw ni papa niya yung natanggal. At sabi daw ni mam niya, pag hindi daw inayos yung tanggal sa school, hindi na mapasok. Hindi pa pamasukin. Maiyak na sana. Maiyak talaga yun. Ano nga yun pag... Basta sa school, maiyak yun. Okay. Kakatawa naman po. Ano prosigido ng masyado si Janjan? Masa yun bang nagbabarag yun na? Nag-chat na yung ano, MDRR, di pa naniniwala. Nakakaugma man po pag-arog ka na. Ano na tayo? Hindi mo man yan ikahe ko. Magsurat ka na lang. Hindi ako na lang ang mapok. Gustong-gusto talaga. Natamis talaga yun. Kaya talagang pinapalaob ko. Maski nga ralaboy-laboy na kami dyan. Kaya, nung ano saan, yung kwento nyo pong nag-aral na yung bike nyo. Oo. kahit na ganun po, nagpasok pa rin po siya. Pauwi man na kami nun. Pauwi man na po. Putik yun ay abot sa ano. Naawa ako, pati bag, pati ano, puro putik. Sakit na tahil. Para po pati ang ano sa pakiramdam nung ano, para po ang kawaw. Pagbaba niya sa pagpatong pa doon sa bike, nagtama yung likod niya sa bato. Ay, grabe, masakit yun. Puti wala pang bali. Hello po. Si Kuya Alex. Nakompako. Oo, tap-al namin yung ano, biga, forma. Sipag. Kaya ko yung labahan, karalat. Ang bilis lang po ng gawaan nyo, ah. Oo, pinalabo-labo namin at ano, para hindi kami abutin ng ulan. Kaya nga po. Buti nga ngayon, tag-init na po, ano? Sobra man yung init. Kaya nga po ay. Nag-ulaman, sobra man. Po, dahil man po, sobrang uran na po, sobrang init. Kaya nga po eh. Wala tayong pag ano, ano. Wala nang padumanan pag nag-init. Bitay kahapon, no? Kaso lang may isang araw. Inabot ng ano, lagnat. Ang sad. Natakot din ako, high blood ako. Ay, high blood ka po. Kasi nanginginig ako ka. Naku, delikado po yun. Nung maliit ko yung pangalawa ko, 1 year old yun, dala ko na provincial, nag-ano na yung ano ko, kasi lahi sa side ni mama, pinamatay nun ni mama, heart attack, tsaka high blood. Hindi, minsan lang. Buti wala naman po kayong ano, sakit sa puso. Alam ko, napacheck up baga lahat ng data, kasi si papa, ano sa puso, parang mga ano, Delikado din yung sa sakit sa puso eh. Kaya pag inatake po, baga. Hindi ko nalakad. Sobrang init, mam. Baga, buti pa kung maulan. Ay, mama. Ay, init to, toy. Ano na si mama? Pag maulan, maulan. Pag mainit, mainit. Matibay ka, mama, sa ulan. Ay, kunti. Pag init, mam, baga. High blood man ako. Nadidehydrate po. Pag ako naalis, lagi ako may tubig sa baga. Tubig. Kaya nga po. May katingko. Na, ito mga aki, mayong katingko. Walang pakialam sa katingko. Madara na katingko. Ganyan po siguro po nagkakaedad na, no? Kasi sa bag ko meron akong Bix. Bix na po. Bix. Katingko. Ano mata na mga nadara ako ta. Ano, siyempre. Makulog din? Opo, makulog din po. Kaya sa payo din. Minsan na iinit. Nakakaano man kasi baga siya. Nakakatanggal man yung kulog. Nakakaginhawa po baga. Nakatayo ka din. Ayos lang po. Namiss ko po dito magpunta. Kaya sabi ko nung ano, punta po kami dito na dito. Wala kang pasok ngayon? Half day lang po. Half day lang? Opo, half day. Kaya nga po ay. Pasok ka dun sa ano? Exam na sa ano? Nag-exam na po ako, pero di ko pa po alam ang result kung makakapasok. Kasi ang in-examan ko po yung mga ano po, baga mga major ng civil, mechanical, electrical, mga ganun po. Puro mat na po. Kakabobo yung mat na yun. Ito tinga ka nung isang araw,
May pinapaano, yung synonyms, antonyms, basta kung ko yung assignment, walang tiwala. Opo. Ikaw lang tiwala yun sa akin. Na-stress ako dyan, synonyms, antonyms, yan. Ang hirap tandaan. Ikaw, yung synonyms daw, magkapareha. Yung daw, antonyms, magkabaliktaran. Ay, didinikit ko na. Matalinong bata. Mag-ano kami. Hindi man nga yan. Yun pat daw. Pinik ko. Asli, review mo yun ito. Ako, kikirit-kiton ko na yan. Hindi na put na yun. Ang tadayan isa ko. Natiwala. Kapagawa siya. May kasi minsan, makakalito na rin kasi ang, ano, lecture ba gagat? Grade 2, ano, pag pinag-analyze ka. Kita. Ang iniisip ko na lang dyan. Nakakaano po, ano, ng nakaka-pressure din po pag anak mo ay mas magaling pa sa'yo. Oo, iniisip ko na lang dyan, pambaunin doon pang, ano, ay ko, ganyan na lang. Hindi na ako dyan. Pero yung pag mga, halimbawa, yung mga, ano, yung sa Pilipinas, nagagawa ko sila yung mga word salita. Opo. Nagagawang-gawang ko. Pero pag sa matalog, oh, hate ko talaga. Sabi ko talaga kamat na yan. Kapag nag-sample baga, iba. Pag pituwa nga lang yung ano, iba na. Baga. Kaya nga po, no, pag yung in-explain ng sa teacher, naiintindihan mo, pero pag ano na, iba man po ang formula na ibinibigay. Sabi ko, bakit ba ganun pag nagtrabaho mo, hindi mo na ganun. Wala mo na yung mga XY. Kaya nga po. Kung trabaho naman sa akong mga ano. Pag nagtrabaho ko, wala naman po mga ganun. Wala naman. Pag nag-apply ka, di ka naman masol. Di ka naman masol. Basta't marunong ka magbilang. Opo, ganun talaga. Grabe. Pahirapan. Pahirapan. May research nga din pa eh. So, ayan po. Uwi na po kami. Salamat po. Ayan. Ano nangyari sa shirt ni Kuya Dennis? Naging, ano na ba ganyan? Niralabot na ba ganyan? Ano nangyari sa shirt mo na Kuya Dennis? Grabe po. Iba na. Grabe na ang pagbabago ng bahay na to. So, picturean po muna natin yung labas. 10 days pa lang siya, pero ganyan na siya. So, ayan. Okay na po. Uuwi na po kami. Meron na po tayong update sa ating pabahay. Yeah, maraming maraming salamat po sa mga nanonood. God bless us all. So, ayun, pupunta ako kay Latitay. Hindi pa pala doon nagtatapos ang aking vlog kasi maidadagdag pa akong vlog. Ayan. Ma-shake kami ngayon. Mag-shake kami ngayon. Sila papa nandun na yata sa ano, sa bahay nila Titay. So, pupunta ako para magkipag-shake! Shake muna, bomba na! Since mainit, mag-shake tayo. Ay, sila ano lang para sila... Kuya rin na sila dito. Ayan! Hello! Kaway-kaway! Ayan. Ayan, dito tayo kila titay. Wala, amal, tapos man yung ano. Tapos yung wine. Mag-shake po kami. Mango shake. Ayan na ang ingredients. Yes. Kapus! Ito ko na lang ito, parang... Primer yun, tatutulog. Hindi ka yun tulog. Uy! Usmak!
clippings po namin nakalagay sa ano, Watson. Galing po siyang Watson talaga. Ayan na. Kaya, mapasok po ako.